Hello mga kamigs, gagawa tayo ngayon ng pangcasting na bait sa Bait and Wait. Katulad nung sa una kong mga vlog, braid naman yun. Ngayon, ito naman yung sa nylon na setup. Katulad din yung setup sa braid. Ang ginawa ko. All. Pasok sa loob. Yan, tatlong ikot. 3-4 depende sa inyo. Tapos hila. Sa ganitong setup kasi, ito ang nangyayari. Kung ganyan lang siya, stress yung dito. Pag nagkahilaan kayo ng malaki, may tendency mapuputol dito sa puno. Diyan. Kasi piit na piit yan. Diyan yan yung stress na tension ng linya. Stress yan diyan na point. Ang ginagawa, katulad din sa yung una kong vlog sa braid line, pinapaikot ko ulit yun. Ganyanin ko. Sa setup ko lang to ha. Dito nagbabase sa mga ibang setup, sa ano, sa akin setup lang. Ito yung ginagawa ko. Buhol ka rin ng 8. At 3 na tayo. Ngayon, hatiin natin ito sa gitna ito para mapasok natin itong dulo. Ayan. Hatiin natin. Estimate nyo na lang. Ayan, apat-apat, magkabilaan. Ayan. Pasok. Yun. Yun. Kapasok na. Kailangan walang awang ha. Tapos sihilain natin yan magkabilaan. Ganyan. Yan. Maganda dito guys, basain ang tubig para mag-slide. Pero pag dandanan na lang, igihan na lang ng paghila, maging okay naman po siya. Maganda ang pag-ayos. Hila. Yun. Ano siya? Ito nangyari. Straight na siya. Low chances na siya ng ang stress niya, hindi na siya yung katulad kanina na pag naghilaan kayo, liliit siya. Ito, naka-straight na yung linya sa gitna. Ibig sabihin, solid na siya. Ito na. Sa braid ko na ginamit, pinasok lang dito yung hook. Pwede naman itong setup. Pasok mo yung dalawang hook. Yung ito pala, yung nylon sa hook. Tapos ganun din. Pero yung sa akin naman ginagawa, pag nylon yung ginagamit ko, single line siya. Nagawa ko, putulin ko to. Yan. Putol. May ganito na yan. Yan. Ano? Putol na siya. Yan. Isa na siya. Single line na siya. Tapos, ito yung pagtali ko.
to sa hook. Ang ginagawa ko, pinapapasok ko dito sa harapan ng hook. Para sa time na mag na-fix na siya, yung posisyon ng hook, ganito. Mayroon kasing nakita ako sa ibang mga, ano, mga ka-anglers natin. Dito sila pumapasok. Ang mangyayari, yung hook, ganito. Hindi palaban. Pag hinila mo, parang ganito siya. Pero yung ginawa ko naman, dito sa kabila, sa time na hihilain mo, yun, talagang angat talaga siya. Nakaganito talaga, posisyon talaga siya, talagang sasabit na lang sa mga, ano, mga isda. Ngayon, ito na yung pagtali ko. Dalawang way ako magtali. Yung aking unang tali, ganito. Yan ang pinasok. Tapos, iti-twist. Yan. Nung na-twist mo na, ito siya. Yan. Yan siya. Iyan mo siya. Three. Four. Four, five. Okay na yun. Tapos, yan na siya. Pinasok ko na siya doon. Ito sa dilog. Pang-apat. So, nihilain ko itong main line. Yan o. Yan. Hilain ko yan. Yun. Gamitan nyo lang ng pliers. Hilain nyo yan dyan sa para ihigpit ng gusto. Tapos sabay dito lang naman. Yan ang kalalabasan. Yan. Yan ang kalalabasan. Putulin mo lang dito. Oh. Yan. Tama yung ano niya, yung posisyon ng hook. Naka diad. Kung dito ka sa kabila maglagay, yung hook mo naka ganito. Dapat makaganyan siya. Talagang pag dinunggab ng isda, pag ginagat ng isda, talagang sure bull catch. Ito na yon. Yan na yung setup. O swivel ulit. Tagay ka dito ng swivel. Ano naman ang style? Ganun pa rin yung style ko. Kasi dito, kampante ako. 4 rounds, pasok, papasok, gano'n. Papasok, tapos ibabalik mo ulit. Tapos hila. Ganyan. Tapos hila. Ganun ulit. Yun. Yan ang kinalabasan. Maliit lang yung buhol. Pero kapit na kapit yan, sir. Hindi yan siya matatanggal mga kamigs. Sure bull yan. Yun. Swivel. Tapos, ganun pa rin yung setup ko dito. Nagawa ko ito. Putulin na dito.
Pasok na ulit. Ito na yung setup natin. Sa ilalim, ganyan siya. Ito. Ganyan siya. Nakahiwalay. Ayan. Nakahiwalay siya. Ganyan siya. Okay. Ayan. Ngayon, yung isa namang setup. Ito yun. Nahang sa hook. Napagtaano ng hook. Pang mabilisan. Ganun din kung paano kang gumawa sa swivel mo. Papasok mo lang ganito. Ganyan. Para free ang ano. Twist mo naman ng apat na beses. Buon mo ng apat na beses. Tapos, pasok mo ulit. Ganyan pa rin. Yan lang talaga yung aking setup sa pangtali. Kasi dyan ako talagang maputol na lang yung linya, maputol na rin, ma-bend na rin yung hook ko. Pero yung tali ko na yan, sa ganyang setup, maganda siya. Yun. Very simple lang siya. Pero, ganda yung kapit. Walang loose na nangyayari. So, paano? Salamat sa panonood. Hanggang sa sunod.